hangad ng bawat pamilya na ingatan ang kanilang tahanan sa mga negatibong enerhiya na maaaring pumasok sa kanilang bahay. Ang mga ito kasi ang magdadala sa mga taong nakatira sa iisang bubong na hindi magandang kapalaran sa bawat miyembro ng pamilya na mauuwi sa kakulangan ng pera, sakit, at di pagkakaunawaan. Bago ako mag-umpisa ay huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan ang topic na ito, at mag-comment para sa mga katanungan at suggestion. Mapapansin natin sa pinto ng ibang tahanan ang isang maliit na bag o charm bags na nakasabit sa hawakan ng pintuan. Ito ay simpleng proteksyon na inilalagay sa pintuan na may mabuting hangarin. Narito ang pamamaraan ng paggawa ng little charm bags na maaaring makatulong sa iyo. Ang mga kakailanganin natin ay ang mga sumusunod. Ang mga halamang mababanggit ay kumuha lamang ng ilang piraso. Lavender. Bilang isang pabango, ang lavender ay malawakang ginagamit para sa layuning pagtataguyod ng kaligayahan, kabutihan, at mabuting kalusugan. Ito ay maaaring magamit sa mga silid sa buong bahay upang lumikha ng positibong enerhiya. Bilang kapalit ng lavender, maaari kang gumamit ng basil o buong clove. Ang basil ay tradisyonal na kinikilala bilang isang banal na halaman. Sinasabing ito ay maaaring maitaboy ang mga masasamang espiritu, makaakit ng mga positibong pag-vibe, at makatawag sa tagumpay sa pananalapi. Ginagamit naman ang mga clove para sa proteksyon, pagpapakita ng pera, at pag-aalis ng anumang negatibong enerhiya na mayroon ka sa iyong puwang. Kasama ang anumang negatibong enerhiya sa nakapalibot, nakasaganaan, kayamanan, at pera. Dill. Maaaring magamit ang dill para sa kaunlaran, magandang kapalaran, at proteksyon. Ngunit karaniwang mahuhulog ang dill mula sa mga mesh bag. Inirerekomenda na isama lamang ito kung gumagamit ka ng mga muslin pouches. Maaari mo ring ipin o isabit ang isang sariwang spring ng dill sa itaas ng iyong pintuan para sa proteksyon. Matutuyo ito sa paglipas ng panahon. Rosemary. Ang herb na ito ay nagdadala ng swerte at kilala na may mga katangian ng pagpapagaling, pagpapabuti ng memorya at maiangat ang mga kalagayan. Sage. Ang isang halaman na may malakas na mga katangian ng paglilinis at tumutulong sa pagbawas ng mapait at negatibong mga enerhiya sa isang kapaligiran. Meron din itong napaka-kapaki-pakinabang na mga katangiang nakapagpapagaling. Mga petals ng rosas. Kilala ang rosas bilang mga bulaklak ng pag-ibig at pag-iibigan. Pinaniniwalaan din ito na nakakaakit ng paggaling at swerte. Isang espesyal na bato o gemstone. Dapat ang mga espesyal na bato ay may malakas na kapangyarihan sa pangangalaga. Mga bato na may makapangyarihan sa pagprotekta. Maaari ring gamitin ang mga mata ng tigre na kilala sa kakayahang linisin ang mga enerhiya at protektahan ka mula sa masamang enerhiya. Pwede rin ang amethyst na kilala para sa pang-emosyonal at pang-espiritual na proteksyon. Ito ay maaaring masira ang mga pagkabalisa o nakakahumaling na mga pattern ng pag-iisip at matulungan kang lumipat sa iyong mas mataas na kamalayan. Humahadlang din ito sa mga negatibo at nakababahalang mga enerhiya at nagpapasigla ng katahimikan ng isip. Isang lagayan o swatch na tela o pouch. Gamitin ang purple na kulay para dito dahil ito ay sumisimbolo ng proteksyon. Maaari rin ang puti para sa iyong mga simpleng nais. Insenso.
upang linisin ang bahay sa masamang enerhiya. Paano ito gawin? Magsindi ng insenso bago mag-umpisa sa iyong mga gagawin. Habang nakatuon sa pakiramdam ng kapayapaan at seguridad, ilagay ang mga herbs na iyong gagamitin at espesyal na bato o gemstones sa pouch sa anumang pagkakasunod-sunod. Pagkatapos nito ay isara ang supot o itali ng isang laso o ribbon. Ang kulay ng ribbon ay maaaring pula, asul o purple na mahusay para sa proteksyon. Ngunit maaari mong gamitin ang tali na nasa pouch. Tumayo sa harap ng pintuan kung saan ilalagay mo ang iyong charm spell bag. Dapat ay wala kang saplot na suot sa iyong mga paa. Hawakan ang bag sa iyong mga palad. Isipin at damdamin ang mga ugat na lumalabas sa iyong mga paa na nakatapak sa sahig. At pakiramdaman ang kapit na mga ito sa malalim na lupa. Isipin ng isang ginyunto ang ilaw na kumakalat sa mga ugat na iyon sa iyong katawan, palabas ng iyong mga palad at isalin ito sa iyong maliit na spell bag. Kapag sa tingin mo ang mga bag ay maganda, itali ang spell sa loob ng hawakan ng pinto gamit ang tatlong buhol. Habang tinatali mo ito, ay sabihin ang sumusunod. Ang bahay na ito ay ligtas para sa unang buhol. Protektado ang bahay na ito para sa pangalawang buhol. Ang bahay na ito ay ligtas para sa ikatlong buhol. Pasalong hawakan ng iyong mga palad ang bag at makita at damdamin ang isang proteksyon na hadlang sa iyong buong bahay na parang ang iyong bahay ay itinayo sa loob ng isang simbolyo o dome o punso. Pagkatapos ay sabihin ang mga katagang, sa lakas ng mundo, ang bahay na ito ay ligtas. Protektado ang bahay na ito. Ang bahay na ito ay ligtas. Kung hindi mo nararamdaman ang mainit at pagiging komportable sa iyong tahanan, tandaan na natap mo lang ang enerhiya ng mundo. Kaya't alinman sa pagsala ng iyong mga saloobin na palaging isang mahusay na kasanayan o tiyaking na hindi mo sinasadyang magpakita ng isang bagay na hindi nararapat sa pamamagitan ng paglalahad ng mga positibong intensyon. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagsabi ng, ang kapangyarihan ng daigdig ay dumadaloy sa akin para sa ikabubuti ng lahat ng mga nilikha. Mabuti lamang ang magpapakita mula sa sagradong lakas na ito. May sapat na negativity sa mundong ito. Kaya naman ang lahat ay gagawin para maging positibo ang dumaloy sa ating paligid at sa ating tahanan. Tandaan na ang magic ay hindi maaaring gumana maliban kung bibigyan ito ng isang landas sa masaya at masiglang intensyon. Ang pag-iingat ay nakadepende sa iyo mismo at alam ng universe na ito ay gumagana sa iyong pabor.